Previously. So guys, ito na naman tayo sa isang episode na kung saan bigla na tayo makakaisip ng realization in life. So guys, this is our last day here in Macau. Though we still have the entire day to explore Macau. It's 10:30 a.m. pa lang. 1 p.m. time to check out. Then after that, we'll explore the other side of Macau. So guys, ito na naman tayo sa isang episode na habang nakatitig or nakatingin dito sa view na to, yung river view ng Macau, saka tayo makakaisip ng realization in life. And by the way guys, special shout out pala sa mga Pinoy na nag-work dito sa Sofitel. Kuya Renz, na nakausap ko kagabi sa lobby area. Kay Jessica, na nakausap ko rin sa lobby area. And dito rin daw nag-work yung kanyang asawa. And also kay Ate Mary, kay Kuya Brian, Kuya Mark sa restaurant. Kay Kuya Eduardo sa gym. Tapos nagbigay sa atin ng access sa 8th floor sa may swimming pool. Thank you guys. At na-feel kong welcome ako dito. And to give customer service that your customers deserve. Kasi nga sabi ko na 5-star hotel with a 5-star service deserves a 5-star rating. And hindi naman siguro dahil Pinoy sa Pinoy. I think mababait talaga yung mga Pinoy dito na nag-work. Approachable, attentive, and friendly. Siyempre, Pinoy friendly. Si Ate Josie, yung na-meet natin sa ano sa Hong Kong, wag kayo, di ba? Pinoy. And aside from that, kay Kuya Archie, kay Kate, kay Kisses, kay Armida, ng in-room dining team na nagpadala sa akin ng mga pastries. Well, it's a perks din kasi na being a member of Accor. Pero still, nagbigay sila ng letter. Oh, alam nilang Pinoy. Ayan, ah. Diba? Alam mo yun, mapapaisip ka na, grabe no, we have our own struggles, we have our own challenges in life. They have their reasons kung bakit sila nag-work sa ibang bansa. One thing for sure, they have one goal. Para sa inyo to, sa masasabi ko lang guys, huwag kayong susuko. Minsan pwede magpahinga pag talagang napagod. Minsan pwedeng mag-vent out kung may mga problema kayo kasi nakaka-ease din ng pain or ng feelings. It's part of life. Tuloy nyo lang, laban lang. Huwag na huwag kayong susuko. And sa mga nagbabalak mag-travel, mag-bakasyon, try nyo, paminsan, once in a while. Once a year, twice a year. Kung kaya naman, why not? Enjoy life. Huwag nyo hintayin yung time na dumating kayo sa age na hindi nyo na kaya mag-travel. Na hindi nyo na kayang maglakad ng malayo. Huwag nyo na dumating yung time na sasabihin nyo, ay sana pala na ganito. Sa mga viewers pala natin na merong family or mga kamag-anak na nasa abroad, mga kaibigan. Guys, kahit hindi man araw-araw, huwag na huwag nyo kakalimutan, kamustahin nyo yung mga kamag-anak ninyo or family members ninyo na nag-work abroad. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga struggles in life nila, yung mga challenges na hinaharap nila sa pang-araw-araw na pamumuhay working abroad. Sometimes makikita mo na masaya sila, pero hindi natin alam, deep inside, meron sila mga pinagdadaanan. Huwag yung nangangamusta lang kayo kasi may kailangan kayo. Huwag yung nangangamusta lang kayo kasi wala kayong pambayad, wala kayong allowance. Kailangan nyo ng bagong sapatos, kailangan nyo ng bagong phone. Huwag nyo naman gawing ATM, yung mga OFW. Sa mga OFW, may kilala ako, guys. Pwede rin naman, or matuto rin naman kayong humindi. Kunyari kung yung mga requests, yung mga family ninyo nasa Pilipinas, i-weigh ninyo kung needs versus want. At saka, kung palagi na, pahinga naman kayo. Kung palagi kayong bigay ng bigay, konting kibot, bigay, tandaan nyo kayo yung nandito, kayo yung nakikipagsapa lang sa ibang bansa. Isipin ko rin yung sarili nyo. Huwag nyo lang kakalimutan na uso rin maging masaya. Kasi at the end of the day, ano man mangyari sa inyo dito, laban nyo. Guys, check out na tayo. And unfortunately, this is our last minute stay here sa Sofitel Macau at Ponte 16. So, gagawin natin, since ang checkout natin is 1 p.m., 12:56 na p.m., iiwan lang natin sa concierge yung ating luggage and yung ating paper bag ng galing Sofitel. Tapos yung mga pastries, iuwi ko. Sayang eh. And then, after nun, maglilibot-libot tayo. Punta tayo sa ruins, punta tayo ng Senato Square ulit para makita natin ng may araw. And then, pupunta tayo ng Grand Lisboa, Macau's Fisherman's Wharf, The Londoner, Venetian, at saka Parisian. O, diba? Dami natin gagawin. Thank you, Jenny. My pleasure. Yeah, guys, this is Jenny. If you want to stay here in Sofitel, you're gonna meet Jenny. Hello. She's awesome, and all the staff here. Thank you. Thank you. A few moments later.
So guys, Jenny from the reception area is so nice. Diba? Sabi ko sa inyo, hindi lang yung mga kababayan natin yung mabait and approachable. Yung mga ibang lahi din. Basta working sa mga ganitong 5-star hotel, you'll experience 5-star service, of course. Now, ang sabi, yung ruins is malapit na sa Senado Square. So, gagawin natin, pupunta na lang siguro tayo sa Senado Square. And then, ruins tayo. Tapos, babalik tayo dito. Tapos, kailangan makarating tayo sa Parisian, Venetian, and Londoner. Magpapangabot lang tayo ng gabi. Kailangan makita lang natin yung lights, city lights, makapagpa-picture, video. And then, we are going back here para mag-take ng free shuttle bus going to the HZMB Macau Port. Tapos, from there, ituturo ko sa inyo kung paano bumalik ng Hong Kong. So, dito ako naligaw. Sabi nga daw kasi ni Jenny, yung Google Map, hindi niya ma-detect kasi puro eskinita dito. So, ginawa ko guys, nag-escalator tayo. Tapos bumaba tayo. Akala ko kasi may harang dito. Wala naman pala. Tapos dumire-diretso tayo doon. Ang dapat pala, tumawid ako. Ang peg natin ngayon naka-t-shirt. Pero ang weather is 18 degrees Celsius. Kaya naman, siguro mamayang hapon, baka ay mamayang gabi, baka lamigin na tayo ng bongga. Pero I'm used to cold weather. Charot lang. Well, kasi akin guys, mas gusto ko kasi yung napipil. Hapon lakad tayo ng lakad, tapos kahit malamit, nilpapawisan ako. So ang ending, hug hard. So mas maganda na to. Let's enjoy this weather with matching shirt and short. Sabi ko nga sa inyo guys, kapag pumunta kayo sa isang lugar, mas okay na yung mag-research kayo ahead of time. So ito, nasa Eskinita tayo, nandun yung main road sa kabila. Pero nakita ko kasi talagang may daanan pa dito, which is safe. Kasi mga close, oh. Yung mga daan. Ito guys, tignan mo. Kahit lakad tayo na lakad, hinihingal, malamig pa rin. Yun yung gusto ko. Kaya gusto ko pumunta sa mga malalamig na lugar. Like Hong Kong, Taiwan. Soon, malay natin, di ba? Korea and Japan. Naano lang ako kasi guys. Tamad ako mag-process ng mga ganyan. Yung mga visa going to Japan, visa going to Korea. Wala lang. Kaya tamad lang ako mag-process. Ay guys, may nakita kong cutie-cutie. We are back dito sa Senado Square. Dami tao guys pag weekend. Dito tayo. So I guess let's follow the signs and then we are going to ruins. Ganun na lang yung view. Basta kita pa rin ako. Maganda yung ginawa natin kagabi, yung umikot-ikot tayo. Okay, so yung mga tao, kung mapapansin nyo, puro pabalik. Siguro, galing na silang ruins, tapos papunta dito sa Senado Square. And I'm not sure kung ano pa yung malapit dito within the area. Pero syempre, i-check pa rin natin. Guys, bukas pala yung church. Pasok muna tayo. Hindi ko lang sure kung pwedeng mag-video. Pero tara, let's go. Ayan o. May mga pumapasok. Pasokin natin. Siyempre huwag natin kalimutang mag-thank you and mag-pray. Daming tao guys, daming tao, Saturday ah, and 1 PM or 1:30, sundan nyo lang yung flow, meron kasing papunta dun sa Senado Square, meron papunta dun sa ruins. OMG, look. Tama nga guys, pag weekend, okay yung tao dito. Parang Baguio. Ito guys, itong Pastelaria. Yan yung ano, sinasabi ko sa inyo na more free taste.
Basta bago kayo ano, bago kayo bumili, allowed tikman lahat ng mga pwede nyo bilhin. Mamaya, try natin. Doon muna tayo sa ruins. Ayan na siya. Ayan na siya. Tapos nakita ko tong part na to. Somewhere, mas mura ata ito. Alam nyo guys, kung mainit dito, tapos ganito karami tao, baka tagaktak na yung pawis natin. Pero good thing is, maangin. Finally, look at this. Siyempre, ganyan ulit. What is that? Greetings tayo dyan. Tanto? Di na, dito siya tanong. Sabing box mo na punta na. Oo. Kami pinakamura. Jerky, kung gusto mo, may biscuit pa. Bigis ka lang, sir. Bigis ka lang. Yan, dito. Bigyan na mura. Balik ako. Tutun lang ako dito. Thank you. Bigyan, discount sa Jerky. Kung gusto mo. Salamat. Sakto, buti na lang. Yung breakfast natin. More on ano lang, salad. Mabubusag tayo dito. Guys, if you want to go here, weekend, expect nyo na ganyan kadami. Andun lahat. Pero look, wala masyadong tao dito. And one of the best spot is nandito sa gilid. Ito. May mga tao na dito. And your view is this. Sa gilid. Ayan, look. Ito. Mag-set up tayo ng camera. So guys, got the best spot. Punta lang kayo dito sa gilid. And then, look. Pero makain mo ganito. So guys, one of the best spot to take picture, and you can go up here. Oh, diba? Wait. Guys, Grand Lisboa. Guys, so look, ito yung likod niya nung ruins. So, kung makapansin nyo sa harap, yung pinaka parang entrance lang niya, yung naiwan. Tapos, the rest is, wala na, ruin na talaga. Punta tayo sa harap. So guys, kapag nandito kayo, kanya-kanyang paraan kung paano kayo magpapapicture kasi sa sobrang daming tao, syempre hindi kayo mapapaalis. And by the way, meron ditong museum. Kung papasok kayo sa entrance ng ruins, meron dito sa likod ko. Ayan. And guys, ayan. Tapos pwede rin kayo umakyat dito para mag-picture taking. And isa sa mga best spot dito, aside from sa kabilang side, dito, sa side na to. Yeah. Look at this guys. Look. Hi. Oh, hi. Hello. Oh, hi. Hello. Welcome to Macau.
itong ganitong eksena, may naalala ba kayo? If ever nagbagyo kayo, parang ganito. Lalo na pag-holiday. Shortcut na lang tayo dito sa kabilang side. Tulit sila, oh. Welcome to Baguio. Char. So, tips ko guys, huwag kayong pumunta dito ng weekend. Or kung weekend lang time nyo, go. Tapos, para-paraan na lang kayo guys, magpa-picture dyan. Ayun na ulit, oh. Masarap yung pulburon. Masarap yung pulburon sa kabila. Babusok tayo dito guys. Pero allowed to ah, hindi to being garapal. Ito, salted almond. Masarap. Balik tayo mamaya, siguro agahan natin. Sakto meron pa akong MOP. Cookies. Almond pastry, check na lang. Pork jerky. Masarap. Aside from food, meron din dito sa souvenir shop. May nakita ko. Kailangan ko ng rep magnet kasi this year, nag-iipon na ako. Rep magnet. Guys, basta nandito kayo, huwag kayong mahiyang mag free taste. Katulad nyo, no? Ito yung masarap. Is this spicy? Not spicy. No, po. Two hours later. So by the way guys, ang ginawa natin, di ba, galing tayong ruins, tapos nabusog tayo sa mga free taste. May mga natikman ako na masarap guys. So ang ginawa ko, actually, naglakad ako hanggang Senado Square. Pagdating ko ng Senado Square, sabi ko parang gusto ko sanang bumili. Kaso yun nga lang, iniisip ko may bibit-bitin ako. Ngayon, ang ginawa ko, bumili ako, bumalik ako guys, dun sa ruins, bandak. Tapos, bumili ako ng mga pasalubong. And then, dinala ko siya sa Sofitel. Tapos, nag-check ako sa Google Map kung ano yung pwede kong sakyan from Sofitel going to Grand Lisboa. And ayun, nakita ko from Sofitel, meron dong bus stop. Number 3 ang sasakyan yung bus going here sa mismong station ng Grand Lisboa. Dun yung drop, ayan. So anyway guys, we are now here sa Grand Lisboa. Yung mga ano ulit natin, peg natin. So again guys, welcome to Grand Lisboa. Ayan. Madali lang pala talaga guys mag-bus. Just follow yung mga binibigay ni Google Map. Yun nga lang, the problem is Google Map is not giving us an accurate location. So ang technique lang dun guys, kung feeling nyo naliligaw kayo, huwag nyo susundan si Google Map. Ang gagawin nyo guys, kunyari, punta kayo ng Grand Lisboa. I-type nyo lang yung Grand Lisboa, tapos meron doon makikita nyo yung direction. Click nyo lang yung direction, then mismong si Google Map mag-a-ask sa inyo kung saan yung starting point nyo. Ilagay nyo na lang yung starting point na kunwari Sofitel or any attractions kung nasan kayo. Kasi kapag hindi, yung initial location ninyo mali. Sa ibang naka-place yung location, kaya iba rin yung ibibigay sa inyong direction. Ayun, kaya nakita kong bus number 3 lang pala yung kailangan yung sakyan. And this is Win. Win. Anong Win? Char. Check natin kung ano yan. Ah, Hotel Win Macau. This one. Time check, it is 4:15. Tapos after this, pumunta tayo ng Fisherman's Wharf. Check natin kung ano yung pwede natin sakyan from here. And standard guys yung pamasahin nila, 6 MOP kahit saan. Again, if wala kayong MOP, hindi kayo nag-withdraw ng MOP, they accept Hong Kong dollars, same amount.
guys, ito yung papakitaan ko kayo kung paano yung sinasabi ko, di ba? So ito yung Google Map. Kapag nag-search kayo kung nasaan kayo ngayon, ayan, ito yung point. Tingnan nyo, dito kayo, ayan, malayo. Ito yung pinapoint tayo dito, pero nandito tayo sa Hotel Lisboa. So yan yung sinasabi ko sa inyo na si Google Map nagbibigay ng maling location. So gagawin nyo na lang, kunwari pupunta kayo ng Fisherman's Wharf, type nyo lang Macau, yan yung pupuntahan nyo, tapos click nyo lang yung direction, and then yung location. So lagay nyo na lang syempre yung Casino Lisboa. Ayan. Ngayon, magbibigay siya ng tamang information kasi tama na yung location ninyo. So ang sasakyan natin going there is bus 3AX. So pag kinilik nyo yan, makikita nyo dito kung saan yung pinaka bus stop. And kung mapapansin nyo, ito na naman si location. Pero mali yan, huwag nyo susundan. So nandito, yung pinaka bus stop. Maglalakad daw tayo going there. Okay? So that's how you do it. And let's go to Fisherman's Wharf. And guys, pagdating naman sa mga bus stop, make sure na yung bus stop ninyo is hanapin nyo talaga. Kasi may mga bus stop dito na magkatapatan, pero i-check nyo guys yung mga signs. Katulad dito, may mga letter, yung mga bus, may bus line dyan. Meron din doon kung saan tayo bumaba from Sofitel. If ever na pupunta kayo from one place to another, tapos gusto nyo mag-bus, mag-prepare kayo palagi ng 6 MOP kasi hindi sila nagsusukli dito. So if ever 10 MOP or 10 Hong Kong dollars yung ilagay ninyo, TY na lang yon. So guys, from Grand Lisboa is pupunta naman tayo ng Macau Fisherman's Wharf, and ang sasakyan natin from here is bus 3AX for 6 MOP. Hanapin lang natin yung bus stop ng 3AX. Nakalimutan ko, ayan. Kapag sasakay kayo ng mga bus, make sure na alam nyo kung saan yung bus stop. Meron naman mga signs. Katulad dito, itong malaki ang bus stop dito. Makikita nyo kung ano yung mga number. Yan, nahanap pa yung bus stop natin na 3AX going to Fisherman's Wharf. And tatawid lang tayo. And ingat-ingat, pagtatawid, huwag tawid ng tawid. Ito, 3AX. Look at this. Yeah. So wait lang tayo dito ng bus. Diba? 6 MOP lang, guys. Ang maganda naman dito kasi kay Google Map, binibigay nyo kung ilang stop. So, right, tapos tatlong stop. Mababa tayo sa Sun Yat-sen Sands. Tapos, may mga ano naman dito, merong mga monitor kung saan yung next stop. Pag umandar na, tapos nakita nyo nang in-announce kung saan yung next stop, kung hihinto kayo doon, make sure na you press this button. And automatic yan si Kuya na magbababa. Very helpful si Google Map, lalo na kung nagka-travel kayo alone. Pero make sure na binibigay ni Google Map yung tamang location ninyo bago kayo mag-search or pumunta sa pupuntahan ninyo. A few moments later. Alright guys, so yan o, merong nakalagay na Macau's Fisherman's Wharf. Pero yung pinaka-attractions is doon. If ever guys, sasakay kayo from Grand Lisboa ng 3AX bus, dito ang stop ninyo. Yan. Dito, tapos lakad lang kayo hanggang doon, tawid lang muna kayo dito, tapos nandun siya. Sa katapat nitong, ito, nakikita niyo yan, yung pinaka gold na yan, dyan yung banda. Let's go! Lamig dito guys! Pero ito yung gusto ko. Gusto ko malamig. Sabi ni Jenny yung nasa reception, Sir Mark, it's cold outside. Eh kaso nagsinado square tayo. Wala, nainitan lang tayo. Pero ngayon, it's so windy. Check natin kung hanggang kailan tayo tatagal nang nakaganito. So after natin dito guys, ang gagawin natin is magbabas ulit tayo. Going dun na sa Venetian, Parisian at Londoner. Time check, it is 4:21 PM. And I think we're just in time. By the way, alam ko guys, itong Sands Hotel na to or casino, nakita ko kasi na meron siyang shuttle bus going doon sa Londoner. So check natin mamaya ha. Pero kung hindi, wala. Bayad ulit.
Tapos hanapin natin yung bus stop papunta doon. Medyo malamig at saka mahangin dito kasi river na ito or dagat. Ay, dagat. Dagat na nga pala. Ito na siya, guys. Welcome to Macau Fisherman's Wharf. And dito, guys, kung pupunta kayo ng winter, may mga coffee shops. Ayan. Mamaya magta-try tayo dyan. May mga kainan din pala dito, guys. So, nandito tayo ngayon sa Macau Fisherman's Wharf and sobrang lamig. Kasi nasa dagat na yan. Tapos, ito guys yung ano, dyan yung ferry. Magtitikin ng ferry from Hong Kong going to Macau or going here. Yan ang pinaka pier. So, if ever magpe-ferry kayo guys, ang pinakamalapit na attractions agad sa inyo is yung Macau Fisherman's Wharf. So, check natin naman from Macau Fisherman's Wharf going to Venetian. So, pwede tayong sumakay ng bus 10 going to Via Duto. Tapos, from there, sasakay tayo ng bus 25. So, guys, after nyo mag-Macau Fisherman's Wharf, sakay nyo lang yung bus 10 at saka bus 25. So, dalawang bus yon, total of 12 MOP. Ang mali ko lang, hindi ko siya sinundan kasi wala na akong pamasahe. Natitira na lang sa akin is 6 MOP, kaya kailangan ko mag-take ng isang bus going to the other island. At ang sinakyan ko is yung AP1, which is sobrang risky at wag na wag yung susundin kasi yung AP1 bus, yung pinaka-bababaan ninyo, sobrang layo niya, guys. At maglalakad pa kayo ng almost 15 minutes. It's going to the Venetian. And then aside from the public transportation or public bus, meron din kayong option na mag-take ng free shuttle ng the Venetian at meron siyang drop-off at saka pick-up point sa Sands Macau mismo from 11 a.m. to 9 p.m. So guys, it's 5 p.m. na. We're gonna take the bus. Yung direction na mismo doon. Bus AP1. And from there, libutin lang natin yung tatlo. Picture, video, and babalik na rin tayo. One hour later. Guys, finally! After ilang oras nating naliligaw, yan na naman tayo. Kitang-kita ko na yung talagang pinunta ko dito sa kabilang island. Mamaya, papakita ko sa inyo pag malapit na. So guys, actually, madali lang naman talaga mag-DIY tour dito sa Macau. Mapupuntahan niyo yung halos lahat ng attractions. Kasi doon pa lang sa Old Macau, magkakatabi na yung mga attractions. Pero dito, sa kabilang island, yung Parisian, Venetian, and Londoner, siguro mga 20 minutes ride, bus ride, from doon sa Old Macau. At saka pagdating nyo naman dito, magkakatabi lang. Kaso, kasi galing tayo ng Macau Fisherman's Wharf, madali lang sana yung mga bus going from one place to another. Ang nakakalito kasi, since hindi nakikipag-cooperate si Google Map, ang hirap hanapin ng mga bus stop. Sa bus stop tayo naliligaw, guys. Tingnan nyo, meron pala ditong bus stop. Oh. Dito na baba? So guys, finally, we are here sa Venetian, Parisian, and
Londoner. Guys, Venetian muna tayo. Kasi pag ganun siya, tatawid tayo sa Londoner. Tapos, Parisian. Parisian yung last. Let's go! So guys, ito yung Venetian. Ang gagawin nyo, pagpunta nyo dito, Venetian muna kayo kasi maglalakad kayo hanggang doon. Tapos tawid kayo para din sa Londoner. And then, last nyo yung Parisian. Pwede kayo mag-picture doon sa bridge. And then, meron ditong escalator. Ito yung sabi ko sa inyo, going to Parisian at saka Londoner. Ayan. Take lang kayo na escalator. So, you have the time here na mag-picture-picture. And then, again. Ganda. Ang ganda dito. Dito sa escalator na to, best shot, pupwesto yung kasama nyo doon, tapos kayo na kumukuha ng video, paakyat, tapos nakafocus. Pakita ko yung sample sa inyo. Syempre wala akong kasama. So, ano lang tayo. Ganito, si ate kukuhaan natin. Maganda, maganda yung shot. Kaso yun nga lang, ayan, katulad nyan, imbis na may next person na magbibideo, sinusolo nila ate. Ayan, solo na nila. Marami pa oh, nakapila. Yunanido kamkam, han dame na mollo, 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. Yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니. 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 하나 po tayo naman sa CR kasi once we are done here, we are going back na to Sofitel. Time check 6:45. Ang sabi ko naman 7 dapat tayo dito. Punta muna tayo ng shops at Londoner. A few moments later. I know you're waiting till the morning comes, my bed. I just wanna be alone to feel free tonight. Told you so many times, don't wanna look back. Tell life and your heart what I feel inside. It burns me out. 잊은 시 wonder how I leave you. And finally guys, we are done here. Napuntahan na natin yung Londoner, Parisian, and Venetian. So I guess we need to go back na. We're gonna ride the bus 21A. So hanapin lang natin yung bus stop ng 21A. And then, babalik na tayo sa Sofitel. So guys, since we are done here, ang masasuggest ko, if you're planning to go here sa Macau, tapos balak niyo mag-DIY, madali lang kung masusundan nyo si Google Map or
madali lang kung kaya ninyong maglakad ng maglakad ng maglakad. Kasi kung hindi, yung DIY, I guess this is not for you. So much better if you're gonna hire someone na mag-tour sa inyo going from one place to another. We are done. Nandun na yung bus stop natin. And last look. One hour later. And guys, we are back here sa HZMB Macau Port. And good thing about Sofitel, guys, kung mag-i-stay kayo doon, meron na silang free shuttle back and forth. Kaya wala na kayong magiging problema. Pero watch out na lang kayo sa time or sa schedule ng biyahe. Pumunta tayo dito sa Macau via bus. And ganyan din ulit yung gagawin natin. Hindi na ako nag-try mag-ferry kasi para mas matagal pa ata siya. Ang bus kasi guys, from here sa Macau Port, going to Hong Kong, 45 minutes lang. Currently, it's 8:40 p.m. So, ang gagawin lang natin guys is, pasok lang ulit tayo. Tapos, dadalan tayo ng Macau Immigration. And then, magta-take tayo ng bus going to HZMB, Hong Kong Port naman. Bago tayo mag-take ng bus going to Sunny Bay. It was a nice experience. Tiring. But worth it guys. Grabe yung pagod ko dito sa DIY tour natin dito sa Macau. Ikukwento ko na lang pag nagkaroon ako ng chance. So guys, pagbaba nyo dito sa mismong terminal or sa mga bus bay sa HZMB Macau, pwede na kayo mag-take ng elevator. Yan, yung departure hall. Pasok lang kayo. Make sure lang na aware kayo sa mga signs. Kasi dapat dun ako papasok sa arrival hall. Buti na lang chinek ko, may departure hall pala dito. Ito na bubungan sa inyo. So makapapansin nyo, departures. Pasok tayo sa departure hall. So ito yung itsura guys ng departure hall dito sa Macau, HZMB Macau Port. And kung mapapansin nyo, meron dito dalawang ticketing booth. Ito at saka itong isa. Pero look at the signage guys. Makapansin nyo sa taas yung mga logo. Dito kayo pumila kasi kung may Octopus card kayo, pwede yung Octopus card nyo dito. Okay, ayan. So, punta tayo dito. Same process lang kung paano tayo nag-purchase nung pumunta tayo dito. A few moments later. So, guys, once you pass the immigration ng Macau, ito, palabas na tayo. Pero you have the option pala na bumili dito ng ticket din. Ayan, may Octopus na makikita kayo. Ang daming bus, hindi kayo may iwanan. And I think this is 24 hours. So guys, once you arrive dito sa HZMB Hong Kong Port, make sure na mag-fill up muna kayo ng arrival card kasi papasok ulit kayo ng Hong Kong. Kasi pag hindi, kahit sobrang haba ng pila guys, papabalikin kayo para mag-fill up. Kasi yung form nasa dulo, I mean, malayo. Again, kailangan nyo mag-fill up ng form. So ayan, we are done. Mabilis lang yung immigration eh. Bibigyan lang ulit kayo ng slip, tapos follow the exit. Tapos ang gagawin natin is magte-take tayo ulit ng bus going to Sunny Bay. So we're just waiting for our bus. And pag nandito kayo, kung pupunta kayo ng Hong Kong, you can take B5 kung gusto nyo bumaba sa Sunny Bay. Or you can take B6 sa Tung Chung. Mag-alas gis pa lang guys, so I rather go for B6 sa Tung Chung kasi pag sa Sunny Bay, mga naglalabasan pa lang yung mga tao sa from Disneyland. Hindi tayo makakaupo. Mindset ba mindset? So gagawin natin is let's take the B6 Tung Chung para makakaupo tayo sa MRT. MPR. Sorry. And this is the bus. 1 hour later. Hey guys, we just finally arrived here sa Tsim Sha Tsui. It was super tiring but worth it.
halos hindi tayo kumakain. Kung naalala niyo yung breakfast buffet natin dyan sa salad. Tapos wala na tayong kinain guys for the whole day. So ngayon, dinrap ko lang yung mga gamit ko. And then, nagpahinga lang ako siguro mga around 20 minutes. Then, ayun, sobrang lamig. Actually, it's around 16 degrees Celsius. But the real feel, I guess, mga 10 degrees. Tapos mahangin pa. And I'm actually planning, guys, na mag-McDonald's sana. Yun lang siya. Doon lang. Banda. Pero here around sa Chimsha, sa mismong tabi ng I Square Building. Meron dito guys yung Hong Kong traditional food. Ayan, mga tusok-tusok. So per stick guys is 20 Hong Kong dollars. Mamimili lang kayo. So bali umorder ako ng ano, ng siomai, tapos ng fishball. And then, fried intestine. Tapos yan, ito muna yung ano, dinner natin. Very late dinner. Actually, midnight snack na to. Kasi it's ano na ata, mag-12 na ata. Let's try this one first, then let's check if we can go to McDonald's to grab another ano na lang, meal. Masarap siya guys, masarap. Mainit tapos manghang. At saka, kung pupuntahan nyo to sa hapon or sa umaga, pinipilahan siya. Kasi mura. Tapos maraming choices, mga tusok-tusok. Try nyo. At saka guys, yung order is assorted. Pero hindi siya yung mga per piece sa atin na kunyari 4, 20, yung mga ganun. Hindi ko siya nabilang pero marami. Kasi yung lagayan niya, malaki din. Actually guys, that's really it. At least na turo ko rin sa inyo kung paano bumalik from Macau to Hong Kong via bus. Susundan nyo lang, napakadali lang siya guys. Yun nga lang. More, ano talaga, more lakad and then more on kumakain ng travel time. Parang kaya talagang libutin guys ng whole day yung Macau. And I will definitely suggest to hire a tour guide once you get there, lalo na kung first time. Kasi maliligaw na maliligaw kayo. Yun yung experience ko bilang I'm used to travel. Like Google Map lang ang katulong ko. Kung kayo guys nadalian mag DIY, then good for you. Pero yun, for first time I would definitely suggest you get or you hire a tour guide. And by the way, may nakilala pala ako na nagpo-provide or nagtutour sa mga Pinoy. Kung gusto ninyo, ipopost ko na lang si Kuya Bert. Thank you sa pagsama sa akin from Hong Kong going to Macau back to Hong Kong. And sa mga pinagagawa natin. Thank you guys for always watching my videos and supporting my channel. Kung napada ka sa channel ko, mag-subscribe ka na. Please subscribe to my channel, Mark Paragas Official. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin. More travel vlogs. Travel lang ng travel and enjoy every moment. Good night guys and see you on my next travel vlog.